Hello guys, welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are making a lot of review every week ng mga stock request, no? Galing sa ating Facebook group. And then, paka-subscribe natin, i-click natin yung bell, tapos i-lock natin yung all para may notifications kayo every time na nag-update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay, so dito sa community, meron tayong mga ilang announcement, mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo dyang free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button. So, if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, if you want to vote dito sa ating mga stock requests, yung chinachart natin every week. So, just join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last dito rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching guys and thank you for supporting our channel. Hello everyone, so welcome ulit sa another episode ng ating weekly trading guide. Okay, so actually market is very strong. No, tuloy-tuloy yung ating upside, tuloy-tuloy yung pag-rally niya. And continuous din yung net foreign buying. So okay yan. Okay, and then as expected yung pinakauna pang ginawa natin, ayan yung mga channel na yan. So from a pattern, no, plug pattern, then rally, another ascending triangle or plug pattern, tapos another a huge rally. And then, ulit-ulit, no, another pattern dito, tapos yun. Tuloy-tuloy pa yung rally, that's why naka-hold pa tayo. Okay? And our target is still, no, initial, no, initial is nasa 7,000. That's psychological. So medyo makaka-expect tayo ng heavy resistance dyan. Pero ang pinaka-strong talaga is the 7.3, no? Yun yung pinaka-mabigat na resistance. So around 7,000, possible yan na magkaroon ng konting resistance kasi whole number, tapos konting consolidation. Tapos kung talagang strong pa ang market, which actually is strong hanggang second quarter data, 6.7 to 6.6 yung initial support natin. So kung mag-pullback yan, mas maganda dito hanggang sagad na yung 6.5. Masyado nang malalim yung 6.5 for a bull run. No? For a pullback during bull run. So hanggang dito lang yan sa mga 6.6. Tapos konting winding up, yon. Tuloy ulit. Okay? So yan yung mga ina-expect natin na possible price points. No? Okay, so that's it for the index. Now let's check your stock request. No? Okay, so first stock is ASEN. So if you look at the fundamentals ni ASEN, still solid yung kanyang profitability ratio, no? Maganda pa rin. And pagdating sa liquidity ratio is still good, no? Solid na solid yung company. Wala kang masasabi, no? Okay pa yan. Fundamentally wise is good. Now if looks at earnings is above or positive yung earnings niya, so okay lang, maganda. Book value actually mataas, no? Mataas yung price to book. Yeah, price to book ratio. Pero book value itself is mababa. Ibig sabihin, maganda yung company kaya ganun. Yung nga lang, pag na-bankrupt, medyo lugi ka. Pero for ASEN, hindi mag-bankrupt yan. So value, wala yung book value. Okay? PE is 30 times. Normal lang. Medyo hindi na siya ganun kataas. Dati nga, nag-above 30 pa yan. So ibig sabihin, good yan for gaya dito, mga growth stocks. Okay lang. Forward niya, yun ang problema. Forward niya is mataas pa rin. 38, yun lang ang problema. Mataas yung forward. Plus, ang TP niya sa kanyang ni FMS or consensus ng mga investors is only 6 pesos. No? So, yun. Medyo, ngayon kasi is 7.8. So, fundamentally, is above estimate na siya. Above estimate, above fundamentals, and above sa kanyang PE. Including yung forward, no? Mataas. Okay, pero bakit ba tuloy-tuloy ang rally ni ASEN? It's because may speculations na ma-add siya sa index sa August.
Okay, so pag na-add sa index, so regardless of fundamentals, may inflow yan. No? May inflow sin ng fund. Kasi hahabulin nila yung mga index mutual fund na natanggal. So alisin nila yung fund doon, ililipat nila dito kay ASEC. Kasi ito yung new part ng PSE Composite. Sila kasi yung mga nagtatrack, okay? Nagtatrack ng mga Blues Composite. Okay, technically, no? Technically, nasa resistance na kayo, si ASEN. Mayroon din tayo nakikitang bearish divergence dito. Eto. Ayan, so, pataas, pero may bearish divergence na. Sabihin, malapit na mag-pullback. Pero si MACD is above zero. Uptrend din to dahil above na sa dalawang MA, 20 and 50. Tinanggal natin yung ibang MA kasi medyo strong yung market, so momentum. No? So dapat maiksi lang yung ating daily moving averages. Yun, so medyo may resistance na kayo. No? Fundamentally is medyo mahal. Technically is nasa resistance. So yan, mag-ingat-ingat lang kayo kasi baka mag-pullback na. Okay? In case mag-pullback, ang isang magandang entry is yan, 7.30. Okay? Yung mga previous na breakout. Okay? Pero given na makapal yung volume, baka magpahinga lang ng konti si MACD, si RSI. Tapos, ang gagawin dyan, konting retest, kung mayroon o kung mayroon. Tapos, challenge ulit yung 8 pesos, lalo na pag malapit na ang August, bago mag-breakout. Okay? And kung bibili kayo ng ASEN, pag napasama na sa PSE, mali yun kasi sell on news na yun. So, before inclusion, dapat may hawak ka na. Para pag lumabas yung inclusion na news, then bibenta na yun. So, that's the play. So, for now, huwag niyong habulin. Wait for a pullback. Okay, next. Next is Converge. Converge is galing din, oh, puro green. Okay din naman ang liquidity ratio. So, wala kang problema sa fundamentals ito. Sa balance sheet, no, this is balance sheet. Ito naman yung earnings niya, okay din. Ito naman yung valuation. Yun. Book value is only 3, pero okay lang yan. 3 to 4 pesos, okay lang. For growth stocks, okay lang din. Diba? Parehas lang sila halos. Yun, wala siyang masyadong valuation dito na nakikita. At 20 pesos, okay lang to. Hindi ito overvalued. At kasi ano to eh, hyper growth. Imagine that 170% continuous, no? For Converge. Tuloy-tuloy niya na di-deliver yung magandang earnings. Sabihin, good yung stock. And kapag ganun, kapag growth stock, baliwala ang PE. Okay? So yun, breakout na pala ulit ito. Naka-breakout lang, 21 pesos. Ito yung previous niya na breakout, no? Dito yung nakaraan nating nabantayan. So kung papansinin niyo to, after breakout, nag-retest dun sa previous support and sa MA20. So ngayon, kung gusto nyo bumili nito, antayin nyo uling mag-retest dito sa line. Parang yung nangyari dito. Kasi pagka-breakout niya, binabalikan niya yun. Yan ang DNA nito. Okay? So eto rin. Ito naman medyo pa, hindi maganda ang environment nito kaya ganyan. Pero ganun pa rin. Breakout, tapos retest. Pangit yung environment. Sell-off ng konti, tapos ganoon pa rin, retest, resistance, then breakout. So may chance pa yan, pwede yung bumalik dito sa 20 or 2050. So abangan nyo dun, and yun ang best entry. Kung naman may hawak kayo, so don't sell yet kasi all-time high yan, no? All-time high. Walang resistance, meaning walang ipet, so walang selling pressure. Maliban lang sa gusto mag-TP. So congrats sa may mga Converge, just hold your position, and kung wala, abang-abang lang, no? Good naman pareho. Check lang natin yung kanyang dito, no, yung dalawa. Limutan natin si ASEN. ASEN. Yun, for ASEN, still, yun sabi ko sa inyo, uptrend na siya kasi nasa blue cloud na. So, puro green, so okay lang yan. Sabihin, hold daw, sabi ni Ami. Ito pa. May buy signal ka dito. Anyway, kung uptrend yan, mali-mali talaga ang ibibigay ni RSI. So, disregard RSI. Si MACD, may buy dito. Pero wala pang sell signal. Nasa ibabaw na.
So okay ba to with momentum? No. So kung may hawak, just hold. Kung wala, abang sa pullback. Okay? For Converge naman, silipin din natin. Converge. For Converge, you know, solid na solid. Oh. So, hold lang hanggat nasa above ng cloud. Ang entry is near or below sa cloud. Yun. Ayan. So, yun ang entry point. So, ngayon wala pa. So, antayin yung lumubog sa cloud. You know? May buy signal dito. Dito rin meron. Wala pa sa kahit saang sell. So, hold, sabi ni Ami. Next tayo. Next is Mary Mart. Okay. Mary Mart. Ito yung hindi masyadong maganda kay Mary Mart, no? Sa mga nire-review natin. No? Ang baba ng profitability ratio. Ayan. So, liit. Although maganda yung liquidity ratio naman niya. Pero sa profitability is hindi masyado. Okay? Kita na yan sa earnings yun. Kita nyo yung earnings niya hindi sustained. I-check nyo ito dito, si Mary Mart. Kita nyo, hindi sustainable yung kanyang result. Ayun, so ito kasi is sobrang laki. Ayun, may malaking earnings yan. 50, ito bumagsak. Tapos dito, lumipad na naman. 88%, pero hindi kasi consistent. Tapos biglang 13 lang. Kaso 88 dito. Dito naman, biglang negative. Ito naman ang taas, no? So hindi consistent kasi yung earnings nito. That's why hindi mo siya pwedeng ihanay dito sa dalawa, ay Ascent sa Converge. Actually pang second liner to dalawa. Mary Mart is still under speculative, you know. Actually itong apat na to na nasa ilalim is speculative. And itong dalawa is second liner niyan in terms of market capitalization. Okay? For Mary Mart, ang PE niya is 471, so that's too much, no? Masyadong mahal yan. Hindi naman sustain yung earnings niya. So, okay, ano yan? Hindi justified. Even at 471, hindi justified yung kanyang level ngayon, no? Kaya kita niyo, medyo hirap na ito. Hirap bumangon to. Kasi nga, masyadong mataas yung PE niya. Anyway, since bull run ngayon, maliwala yung mga ganyan-ganyan. Walang masyadong nag-fundamentals ngayon, no? Kasi kahit mahal, basta po may pumitek, kita pa rin kayo gaya nito, 24%. May chance pa rin. May way pa rin para kumita. Okay, yun lang. Medyo manipis na yung volume. Kita nyo, yun talaga yun. Manipis na yung volume. Pero okay naman si RSI, above 50. So, above 50 nga ba ito? Yun, above 50 nga. Pero still pababa pa rin ito. Ayun. Hindi pa makaakyat si MACD sa taas. Dapat makaakyat sa taas para angat na. Sabihin kung umibabaw to sa zero line. Sabihin breakout na rin to. Okay? Breakout na din. So, bantayan yung mabuti yung ating mga technicals. Kung sustained. Pero so far, mukhang gusto. No? Mukhang kaya. Kaya yan kung may volume. So, bantayan nyo sa mga susunod na araw kung kakapal yung volume. Kapag nag-breakout yan ng makapal yung volume tapos may mga follow-through na volume dito, sustain yan. And then, ang next resistance nyo na kapag nangyari yon is 5.18. Yan na yung next nyo kung makaka-breakout yan. Okay? Pero kung magpa-pullback, okay naman. Ito lang ang support mo. 4.48 na ganun. 4.4 yun ang support. So, technical-wise lang yun, technical-wise. Pero sa kunda nga is medyo hindi sustained. Pero anyway, basta bull run, pwede yan. MM, o kahit sa technicals natin dito, hindi pa siya talaga uptrend, no? Dapat muna, may sell ka na sa RSI. Dito may buy, wala pa naman sell sa taas. So okay pa. MACD may buy, wala pang sell, pero medyo nauuntog, no? So sabihin nito, wait and see talaga. The best play is to wait for a breakout. Doon ang pasok. Huwag na ngayon. Antayin nyo mag-breakout para valid na yung trade. Sa ngayon kasi hindi valid kasi ang daming doubt, no? Parang ito, may signal, hindi makakit sa cloud, no? Walang volume, or MACD mo, nasa ilalim. So, may mga doubt pa. So, para masira yung lahat ng doubt na yun, ang kailangan gawin ni MM is a confirm na breakout, no? Totoong breakout. And that's it. Tuloy ang ligaya sa MM pag gano'n. Okay, PHA. PHA, ayun, puro pula din, no? Puro negative. So, medyo walang fundamentals. Laki ng debt to equity. Ang baba ng liquidity ratio. So, medyo
fundamental wise wala ka, wala tayong makuha. Yun pa, loss pa siya. PE mataas din, knowing na lugi pero may mataas ang PE. Book value 0.38 lang pero nasa piso. So not good for valuation si PHA. Pero ang laro kasi nito is yung digital, no, digital money si SquidPay. Ayun, kaya lang wala pa. Hindi pa lumalabas ang balita. Pero yung mga gantong stock, once na maglabas ng balita to, sigurado to may ililipad to, no. Nag-aantay lang to ng news or baka tumatiming lang yung may-ari or yung mga jockey iniipon-ipon lang. Para pag pinitik nila is yun, naka-ipon na, malaki yung upside. For now, technically, no? Anyway, Honda is wala na. Medyo speculative nga. Technically, may volume yung breakdown niya. Pero wala pa siya support. So, kung may volume yan, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa yung pagbagsak niya. Hanggang umapak sa support, and dapat dun magbuo ng malaking volume sa support. Ngayon, nakalutang. So, avoid muna. Ang pwedeng abangan is, yan, 150. Pwede magabang. Or overshoot sa 134. Kaya lang, since umapak na yan dyan, baka medyo weak na pag umalik pa ulit. No? So, dapat hindi lumapit. Hindi lumapit, tapos rebound again. Pag lumapit, tumagal yun. Medyo makabutasin. Okay. Hindi pa to uptrend. Kita nyo to. MACD mo is medyo above or below pa. Okay. Yun nga lang, maganda may volume. Pero not at this level. Sa baba. Yan, 150. Okay, check natin dito si PHA. PHA. Wala talaga. May buy, tapos may sell, tapos nag-yellow na yung candle. Green, tapos dapat kung may volume, kung sustain yung momentum, dapat green na above sa cloud. Pero, ayun o, no, red cloud, nag-yellow, bumagsak. So, wala. Olats pa, abang muna. Dami pang iba, no? Huwag muna ngayon sa PHA. Baka maipit pa tayo. Akit yan. Pero hindi ngayon. Antay natin yung perfect timing. Okay. PHA. APL. Okay. Before we end, gusto ko lang i-remind yung ating mga members na please vote dito sa ating poll para malaman natin kung anong date yung ating gagawing kwentuhan session. No? Kung anong date. And dun sa mga members din natin na hindi pa masyadong na-explore, no? Nandito sa playlist yung mga replay, no? Sa replay, nandito yung meron tayo dyang meron tayo dyang market outlook every week, so check nyo lang yung playlist, so nandyan lahat. And meron din tayo mga learning materials dyan, no? So, ayun. Learning materials, mga webinar series, nandyan yan. Pwede nyo panoorin yung mga replay ng webinar natin. And meron din dito mga monthly learning session. Ito yung mga kwentuhan session natin. No? So, kung gusto nyo ma-replay yan, puntahan nyo lang yung playlist. Tapos, yun, marireplay nyo na yung ating mga previous video para sa mga members. And kung gusto nyo mag-join, just click this button, join. Tapos, pili na kayo na gusto nyo yung level. Tapos, yun, okay na. APL Fundamentals. Fundamentals ito is, yun, puro zero din. So, wala pang fundamentals to. Debt, wala namang debt. Halos wala namang utang. Yun nga lang, wala ding halos pera. Up siya, pero hindi siya malaki. No? Tingnan natin. APL. Up siya ng 8%, pero walang laman. Oh, negative pa, di ba? Negative 16M. Lumiit lang yung loss, pero loss pa din. So, yun. So, to sum up, APL is walang fundamentals. So, speculative. Okay. So, kung titingnan naman natin yung check, yung chart is nasa support na, wala pa din. Wala pa rin sa support. Ito yung strong support, 0.16. So, kung gusto natin ng APL, baka dumating yung araw na biglang hampasin para mapagpag bago laruin. So, abangan nyo natin dito yan, 1.16 or 0.16. Pero for now, hindi pa. Kasi kita nyo, ayun. Hindi makaakit sa MA20. Okay? Yung MACD, hindi rin maka-above. May volume ng bentahan. So, parang si PHA ito. Mukhang same pay.
no? Same page kay PHA. Pero abangan nyo sa ilalim. Pag yan, pinagbag, naubos ng retailers, magaan pali pa din. Pwede na, no? So, tingnan natin dito. Kung tama, APL. O, ganun din, diba? So, APL, ayun, parehong-pareho ni PHA. Wala pang may buy, tapos wala namang sell, kaya lang, hindi naman nakaabab sa cloud, tapos nag-yellow na yung candle. Hindi, wala nang momentum yan. May buy din dito, baka sell na ang kasunod niyan. Kasi hindi siya makaakyat dito sa zero line. RSI nasa gitna lang, 49, 45 na hindi makaabab 50. So, abang-abang, no? Abang-abang. Doon pa rin, dito pa rin tayo. 0.16. Next, BSC. Talagay ko si BSC. Ito si APL at si BSC. Di ba magkakasabay yan? Tapos si PHA. Yan yung tatlong sabay-sabay, di ba? Si BSC nauna na. Pero kasi yung pagkakahampas kay BSC is may disclosure kasi siya na pinagmulta siya ni PSC. Pero I think ganito yung pwedeng mangyari sa kanila. Check muna natin yung fundamentals. BSC... sa kanilang tatlo, ito yung may pinakamagandang balance sheet kasi walang debt masyado pero laki ng working capital. So yun yung pinakamaganda sa tatlong to. No? Pero kung catalyst naman ang pag-uusapan, edi parehas may catalyst tong dalawa. BSC meron din naman, mga backdoor. Pero kung balance sheet lang, edi BSC. No? Loss din siya, 0.19, 0.98 sa mga speculative. In other words, mga basura stock to na malalaki ang mga high flyer stock. Ngayon, for BSC, pansinin niyo to, tuloy-tuloy yung selling ng may volumes. So, yan yung sinasabi ko sa inyo. Kapag once magkaroon ng, kasi kung hindi niyo pa nakikita, kunyari yan pa lang. Di ba, ganyan si APL. Isang malaking candle na may volume, ingat yon. Kasi ibig sabihin nun, possible tuloy-tuloy ang sell-off nun or ang bentahan. So, yun na nga nangyari, di ba? Ayun o, tuloy-tuloy ng benta, palaki na palaki yung volume hanggang sa yun. Ang ngayon, ang maganda dito dun sa last volume na yun, parang capitulation na siya. Kasi umapak na siya sa support. Ayun. So ito yung previous support niya, di ba dito siya nag-hold. Ilang beses na yan dyan, medyo nagtagal na. Pero di ba, may mga week, ibig sabihin pag umapak, binibili. So ang maganda sa kanya is hindi niya na-touch yung pinakailalim. No? Ito yung pinakailalim. Hindi siya umabot doon. Tapos, maganda yung formation ng candle. Parang reversal pattern yung candle niya. Tapos, laki ng volume. Yun nga lang, kung nabili nyo mga 74 or 75, okay na, pwede na. No? Pwede na mag-risk. Kasi ang mangyayari nun, ikakat nyo na lang yan dito sa 71 kung 74. No? So, cut sa 71, initial exit nyo is 85. So, malaki din. 13% up, 4% down. Pero kung tuloy-tuloy ang rally niyan, dahil bullish ang market, so pwede yan dito. Yan, pwede yung mga resistance na yan. Tatamaan yan. Hanggang dito, mahihit yan. Kung lalaruin ulit. No? Kung lalaruin ulit. Pero for now, yan muna. Yan muna yung mga, ito muna ang dalawang to. So, hanggang 14, 13, yan. Mga ganyan muna. Okay? Tapos, pag binutas hanggang ilalim din, pwedeng i-cut. Okay? Wala pa lang siyang momentum sa ngayon kasi parang, ano to, bodega play pa. Kasi yung RSI natin is kitang-kita na 41. Ito naman is below. Okay? Pero tumama na sa support. Tapos nag-volume na. Yun yung sinasabi ko kay APL. Diba? Si APL wala pa. Dapat tumama muna sa support ng may volume. Ito unang candle pa lang na may malaking volume. So, pwede pa yung dumiretso. APL and PHA. Parehas lang. Diba? So, si PHA, ganun din. First candle na may malaking volume. So, ito pa yung support niya. So, dito natin naabangan. So, naunang laruin si BSC. I think lang, ha? Naunang laruin si BSC. Ayun, o. Unang candle na may malaking volume. Tapos, tinuloy-tuloy. So, ngayon, umapak na sa support. So, maganda na to. Kasi nasa support na. Basta, i-cut nyo lang pagka dumiretso pababa sa 71. Hanggang 70, cut na yun. Kasi masyado ng volatile, no? Eh, medyo malaki sa... Kasi malaki ito mag-swing, malalaki yung wild na swing. So,
5% agad, di ba? Kasi nakasense lang siya. Yun, pero pwede na yan. No, pwede na. BSC. Check natin dito kung anong sinasabi. Yun, so ganun din. Parehas lang sila ng chart. Nauna nga lang talaga to. So, yun na. Kita yung volume. Pababa si RSI. May buy. May sell. Wala pang buy entry pala to. No, pero may buy na dito. Wala pang sell. So, since nasa support, antay natin na magkaroon ng buy signal. No, pero kung gusto nyo mauna, mag-speculate, pwede na, pwede na. Basta may cut loss. Okay. Yun, so that's it. Na-discuss na natin lahat ng inyong stock request. Mamaya naman is balikan natin yung inyong part 2 ng mga request. So, eto yun. So, see you sa part 2.